Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon sa banal na templong Diyos sa awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Padre. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinagpapasalamat, mga biyayang ating hinihiling ngayon, mga kagalingan ating hinihiling sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagkisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng Reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi ito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo, hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari,
Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang iyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang iyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 tinuladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na ibinigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila ay pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Amang Diyos ni Yeso Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga, "Kayon man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao
ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito, ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. At welcome po sa inyong lahat sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kahapon, ang tiningnan ni Jesus ay ang mga ritual ng mga Hudiyo, sapagkat sabi niya, sila'y mapagpaimbabaw sa kanilang mga rito, mga ritual na ginagawa. Ang akala nila, yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Pero dahil nga, kung ang tawag natin sa panahong ito ay kaplastikan lamang, kaya yun ang binanatan kahapon ni Jesus. Ngayon naman, ang kanyang talinhaga na ginamit ay, sabi niya sa mga alagad, na ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung kanyang kinakain, no? Kundi yung lumalabas mula sa kanyang bibig, no? Yung nananggagaling sa kanyang puso. At binanggit ni Jesus ang lahat ng kasalanan, no? Na inyong napakinggan sa ating mabuting balita. Kaya sabi ng mga alagad na sabihin, lahat ay pwedeng kainin. Tunay, tayo namang mga Katoliko, ano, kinakain natin. Ano, sapagkat sabi nga ni Jesus, ang nagpaparumi sa tao, hindi yung kanyang kinakain. No? Kaya tayo pwedeng kumain ng baboy, pwedeng kumain ng dinuguan. Sa atin ay hindi problema yan. Sapagkat sa atin, ang nagpapasama sa tao ay yung nanggagaling sa kanyang puso. Yung lumalabas sa kanyang puso. At binanggit nga dito, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, kayabangan, kahangalan, no? Pagpatay, pangalunya, pag-iimbot, lahat ng kabuktutan, lahat ng kasamaan. Yan ang nanggagaling sa puso ng tao. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no? Ngayon darating na ang panahon ng Kwaresma, no? February 14. Yan ay Ash Wednesday na. Yan ang ating hubugin ngayon. Yung ating puso, yung ating konsensya. No? Yan ang ating huhubugin ngayong panahong ito. Baka yan ang lumalabas sa atin ngayong taon, itong mga nakaraang taong ito. Baka yan ang mga kasalanan yan ang lumalabas sa ating puso. Kaya ngayong taong ito, yan ang ating huhubugin. Pipilitin natin na ang lumabas ngayong panahong ito ay kabutihan, pagmamahal, pagdamay, ano, pangunawa, ano, pagmamalasakit, at naway hindi kasalanan ang lumabas sa ating puso. Kaya yan po ang ating pag-aaralan ngayong taong ito. Yan ang inyong huhubugin, ating huhubugin. Kaya ninyo gagawin ang mortification. Kaya mo gagawin ang pagtitiis, ang pagkasakripisyo, sapagkat gusto mong mahubog. Gusto mong ang lumabas ngayon sa iyo, ngayong taong ito,
ay kabutihan at pagmamahal. At kung nakaraang taong ito, maraming kasalanan ang bumalot sa iyo, nawa, itong panahong ito, darating nating Kwaresma, gumawa tayo ng paraan. Huwag niyong sasayangin ang 40 days na wala kang ginagawa, na hindi ka nag-aayuno, na hindi ka nagsasakripisyo, na hindi ka nagdadasal, hindi ka natulong sa kapwa, naglilimos sa mga nangangailangan. Yan ang panahon, ano? Yan ang panahon ng paghuhubog ng iyong kaluluwa. Sapagkat, sabi ni Jesus, ano? Yan ang nagpapasama, ano? Itong mga kasalanan ito, yan ang nagpaparumi sa mata ng Diyos. Kaya, masama ang tingin sa atin ng Diyos. Hindi mo sabihin ay iba ang tingin sa atin ng Diyos kapag ito ang lumalabas sa atin. No? Marumi ang tingin sa atin ng Diyos kapag ito ang lumalabas sa atin. Paano natin lilinisin ito? Kaya itong panahong ito ng Kwaresma, ito yung panahon na talagang gagawa ka ng paraan. Huwag mong sasayangin ang panahon ng Kwaresma na hindi ka man lang nakapangumpisal, na hindi ka man lamang gumawa ng iyong sakripisyong personal na personal mo, na ikaw lang ang nakakaalam, na hindi ka man lang nag-ayuno, no? Na hindi ka man lang gumawa ng paraan, na para bang pinalampas mo lamang ang panahong yan. Sayang ang biyaya, sayang, sana'y magiging malinis ka sa paningin ng Panginoong Diyos. Kaya nawa, sa banal na misang ito, sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio, may kayo ng tulong at biyaya. Tunay po, mahirap sapagkat ang natura ng tao, ang ating inclination ay lagi ay sa pagkakasala. Lamang na lamang lagi ang ating pagbagsak. Kaya inyong hihilingin lagi ang tulong ng Diyos. Ang pagbabalik loob ay biyaya ding nanggagaling sa Diyos. Yan ay biyaya ding ipinagdadasal at hinihiling. Hindi yan ganun kabilis at kadaling gawin, kaya yan ay pinagdadasalan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mong ito'y aming maihaya kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Ronel na tinawag mo mula sa daigdig na ito noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makisasa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pagkang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkalaw mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, narito ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong
makapakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng iyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo na ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghangad nating makapagdasal na mas taimtim at maayos, sa darating na 14 ng Pebrero ay simula na ang panahon ng Kwaresma. Mangyari pong makidala ang inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong misa ay sa ganap 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahaya kanyang pagkalingat haba, isang buhay, pag-ibig at katarungan, handa ng kanyang kaharian.